Welcome back to my channel. It's me again. Sino pa ba? Ana La Cochera. At kung bago po kayo dito, welcome, welcome, welcome. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Guys, for today, alam niyo na, magbabasa uli ako ng sulat mula sa ating letter sender. Hindi ko na patatagalin ha. Eto na guys. Teka. Dear Ate Ana, ako nga po pala si Romel, taga Laguna. 22 years old. Nabalitaan ko po kasi, Ate Ana, may nagsabi po kasi sa akin na nagbibigay daw po kayo ng advice. Kaya naisip ko na subukang sumulat sa inyo. Total, hindi nyo naman po ako nakikita. Ano ba ito? So, hindi na rin po ako mahihiya. Ano yan? Ito po kasi yun, Ate Ana. Heartbroken po ako. In love po ako sa isang babae na matagal ko nang kakilala. Ate Ana, matagal na akong may gusto sa kanya. Sabihin ko na sigurong mga 2 taon. Pero, aaminin ko po sa inyo, never pa po kasi ako nagka-girlfriend. So, nahihiya po ako. Hindi ko naamin sa kanya ang nararamdaman ko. Kahit mabait naman siya sa akin. Nahihiya po ako. Ilang beses kong inisip na ligawan siya. Pero hindi ko po nagawa. Pasensya na kayo guys ha. Medyo maano kasi ang mata ko, masakit. Ganun talaga, tumatanda na tayo. Ate Ana, ganito po kasi yon. Matagal ko na nga po siyang mahal. Pero, dahil hindi ko naamin sa kanya, puro pagpaparamdam na lang ang ginawa ko. Pero parang hindi naging sapat. Dahil parang hindi niya naman yata naramdaman na may gusto ako sa kanya. Ang nangyari, sa katagalan, nagkaroon po siya ng boyfriend. Sobrang masaktan po ako. Na-hurt talaga ako. Pero wala naman akong magawa dahil hindi naman kami. Pero aminin ko syempre nasasaktan ako, nagsiselos ako. Lalo na kapag nakikita ko ang mga post nila sa Facebook na magkasama. Nanghihinayang din po ako dahil hindi ko naamin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi ko alam ngayon tuloy kung paano ako mag-move on. Pero may isang parte sa isip ko na nagsasabi na subukan ko kaya sabihin ko sa kanya ipagtapat ko ang nararamdaman ko ngayon. Kahit alam kong may kasintahan na siya. Habang hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa naman po huli ang lahat, diba Ate Ana? Kasi hindi pa naman sila kasal. Ate Ana, okay lang po ba ang gagawin ko? Hindi po ba magiging masamang tao ako kung gagawin ko yon? Siguro naman po, hindi naman yon pang-aagaw, di ba? Kasi Ate Ana, talagang hindi ko po kaya. Ang daming Ate Ana. Nasasaktan po ako. Nagsiselos po ako. Naiinis po ako. Lalo na sa sarili ko. Naku, ano ba? Please help Ate Ana. Thank you and God bless. Maraming salamat at sana mapili niyo po ang sulat ko. Romel. Hi Romel! Alam mo Romel, sa totoo lang, hindi lang naman ikaw ang taong kilala kong ganyan, lalo na mga lalaki. Kami mga babae, pwede pa magtago ng feelings kasi syempre alam mo naman ang mga babae. Pero kayo mga lalaki, eh bakit ganun? Kung gusto nyo na, hindi man lang ninyo niligawan, gusto nyo na pala eh. As long as single yung babae at walang asawa, walang sabit ha. Hindi kita maintindihan, magkaibigan naman pala kayo, magkakilala. Sabi mo, bait naman siya sa'yo. Sana man lang, sinubukan mo. Pero alam mo na yan eh, yung sinasabi ko ngayon. Kasi nga, di ba sabi mo, nanghihinayang ka. Okay, ganito na lang.
Sabi mo, hindi ka naman magiging masama. Alam mo, Romel, hindi naman talaga, masama ang nararamdaman mo. Pero, for me, kung ako ang sasagot sa tanong mo, kahit hindi pa sila kasal, hindi ko gusto yung idea. Kasi maguguluhan, maaaring maguluhan yung babae. Dapat ginawa mo ito noong available pa siya. Maraming panahon, maraming oras, 2 taon. Diyos ko, sa isang araw, Romel, ang daming pwedeng mangyari. 2 taon pa kaya, anong ginagawa mo? Alam mo, sa totoo lang, hindi lang ikaw ang kilala kong ganito. Tapos nasasaktan ka. Nakikita mo sila sa social media, yung mga posts nila. Intindihan ko yun. Pero kasi, Romel, kung tutuusin, huwag ka lang magalit sa akin, ha? Kung para sana ng ligaw, sumubok, gumawa ng effort, tapos nabasted, sumama ang loob. Tapos ikaw wala kang ginawang effort ni ano? Dahil natutorpe ka, mas may karapatan pang sumamalong yung loob nung nanligaw kumpara sa'yo. Pero wala rin namang karapatang magtanim ng galit ang mga nabasted. Kaklaruhin ko lang po. Ang point ko kasi dito, wala ka namang kasing ginawa na kahit anong hakbang. Diba? Kumbaga sa trabaho niya, hindi ka malang nag-apply. Alam mo, natatakot ka, pero ito ang mapapayo ko, ha? Para sana hindi na maulit sa susunod. Walang mangyayari sa takot, subukan mo lang. At least, kung mabasted ka o hindi, at least sinubukan mo, nasagot ang mga tanong mo. Di tapos, katulad niya, nandami mo tuloy ngayong what if, nanghihinayang ka, naiinis ka, nagagalit ka. Ang dami mong emotions na nararamdaman. Ang worst dito, yung nagsiselos ka, tapos hindi naman kayo. I know the feeling. Ah, aminin ko, naramdaman ko din yan. Pero wala akong ginawang aksyon. Ganito na lang, Romel. Kasi, ang ibig ko sabihin, wala akong ginawang aksyon na mag-isip pang, agawin ko na lang to. Huwag na, hayaan mo na muna sila kasi masaya sila eh. Hayaan mo sila kahit hindi sila kasal. Yes, hindi pa naman sila kasal, pero huwag mong gagawin yun. Hayaan mo sila. Kasi ngayon, kahit gawin mo yun, kung masaya na siya, in love na siya dun, wala na rin silbi. Diba? Tama ba ako o mali ako? So, sana noon. So, ngayon, nandito na yan. Nangyari na. Hindi mo na maibabalik. Hayaan mo na lang siya. Kung dumating ang araw, magkaroon ka uli ng chance at gusto mo pa rin siya, di saka mo gawin. Pero kung dumating man time na yan, hindi na talaga pwede dahil sa mga pangyayari at pagkakataon, hayaan mo na lang. Maging silbi na lang ito sa iyong aral. Okay? Maging lesson na lang. Para sa susunod, alam mo na ang gagawin mo, ha? Minsan naman talaga yung mga, yung mga taong minamahal natin, nahinlove tayo sa kanila, nafufall tayo sa kanila, hindi naman ibig sabihin talaga sila makakatulungan natin, eh. Magsisilbing lesson lang to sa atin para sa susunod, para sa future, mas alam mo na kung anong gagawin mo. So ngayon, kung makamove on ka man sa kanya, ha, sa susunod, alam mo na ang gagawin mo. Huwag kang aanga-anga. Joke lang. Huwag ka masyadong torpe. Alam mo, Romel, kaming mga babae, ayaw talaga namin ng presko. Yung sobrang mahangin, tapos masyadong nagmamadaling lalaki. Pero ayaw din naman namin ng parang pagong. Paano yan? Halimbawa, gusto ka rin pala niya. Diba? Nag-aantay lang siya ng moves mo. Kasi may babaeng ganun. Nag-aantay lang ng moves mo. I guess you'll never know now kasi mayroon na siyang boyfriend. Nalulungkot ako para sa'yo, but at the same time, nakakainis ka. Ano ka ba? Nasa'yo na lahat ng pagkakataon, pinalampas mo pa. Makinig ka kay Ate Ana, sinsumulat ka rin naman sa akin, ha? Next time, ha? Kung walang action, walang mangyayari. Hindi mo malalaman. Kaya sa susunod, subukan mo. Parang pangarap lang yan, o pag-apply ng trabaho. Kung hindi mo gagawin, puro ka na lang what if, ano kaya kung sinubukan ko, ginawa ko to, ano kaya nangyari? Sana man lang ang sagot yung tanong mo. At least kung hindi man mag-work, at least you tried. So, Romel, yun lang, maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko ang pagsulat mo, ha? Pasensya ka na, medyo na-sermonan kita, pero sumulat ka sa akin, naniniwala akong, kung sumulat ka sa akin, naniniwala ka sa opinion ko, di ba? Maraming salamat, na-appreciate ko talaga to ng sobra-sobra. Magiging okay ka rin, huwag kang mag-alala, makaka-move on ka.
Gawa ka ng mga paraan dyan para makamove on. Alam mo na yun. Matalino ka. 22 years old ka na. Alam mo na yan. Okay? Thank you so much, Romel. Magkita-kita na lang tayo, guys. Guys, thank you rin nga pala sa panonood, ha? Kita-kita na lang tayo uli sa susunod na video. Romel, balitaan mo ako kung may time ka pa uli. Pwede ka uling sumulat kung ano nang nangyari sa'yo. Gusto kong malaman. Guys, thank you din. See you na lang sa inyo, ha? Sa susunod na video, maraming salamat. Sana may natutunan po kayo dito, lalo na dun sa mga bagets. Okay? Thank you so much. And God bless sa inyong lahat. Love and light. Ingat. Mwah!